Hello mga kamata! Good evening! So for today's video, ito yung part 2 ng vlog ko nung nagpagupit ako kahapon, Friday. So actually, wala pa akong masabi kasi babalik ako sa kanila kasi sila yung mag-a-unload nito at ipa-plan siya pa daw nila after. Pero masisense ko na okay yung pagkakagawa nila actually. Tapos pinantay lang nila yung gupit, and yun nga pala, kaya din ako pupunta sa kanila ngayon, kasi bukod doon pa doon ay magpapakat na ako ng hair, yung haircut talaga ng gusto ko. So gusto ko kasi yung haircut ko before na short hair, tapos basta makikita niyo na lang mamaya mga kamata. So yung dinaanan ko kahapon sa vlog ko, siyempre dito pa din ako dadaan kasi wala may ibang daanan. So magbabas ulit ako papuntang Noor Beauty Salon. And samahan niyo ulit ako. Ano pa nga ba? At excited na ako sa mangyayari. Actually kung makikita niyo, ako lang kasi nag-early out na po ako. At sila po ay naiwan po doon sa work kasi nga hinahabol ko yung closing nung salon. Actually 9 pa naman, pero syempre since late na yon, kaya nag-agana akong pupunta doon since wala naman na akong pasyente. At ayun, basta papakita ko na lang ulit sa inyo mamaya yung procedure kapag winash na nila. Actually pala, hindi pala sila napayag na ako yung mag-wash ng hair kasi gusto nga nilang ma-check kung ano yung kalalabasan ng hair ko, kung maganda ba or what. Kaya gusto nila makita talaga. And ayun, since sakto pa naman sa uwi ko, kaya sabi ko, sige, babalik na lang po ako kinaumagahan, which is ngayon. So, yun ang questionable dito. Pagka hinugasan na ba yung buhok ko, anong mangyayari? Kasi laging ganun dati sa mga previous kong salon, kapag inugasan ko, finish ko na, wala na, nabalik na sa dati. Pero, which is yun nga, kaya lagi ako sa The Star Salon kasi sobrang galing ni Sir Ed. At dun talaga ako nagpapagawa. Kasi kahit finish ko na, talagang maganda yung gawa. So, inshallah, ganun din, maganda din yung gawa nila dito kasi ibang procedure. So, first time kong ma-experience yon. Kita nyo naman sa previous vlog ko, no? So, hinihingal na ako. Tara na! Yan na, mga kamata, since gabi na. Yan. Share ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito. Woo! Tingnan nyo naman. Sobrang ganda, di ba? Ganyan po dito kapag gabi. At yan yung vlog ng Kuwait, syempre. Ah, so, same sa before. ito yung footbridge na nilakad ko. At ayan, yung view. Ayan. Sobrang ganda, di ba? So, pupunta ulit ako dyan. Sasakay ako sa bus number 15. At tara na. Hinihingal na ako. Good evening mga kamata. Finally, nakarating na tayo dito sa Luknor Ladies Beauty Salon. So, same sa gagawin natin. So, akyat lang tayo dun sa first floor since dun tayo pupunta. So, eto nga pala yung lobby na hindi ko napakita sa inyo kasi may nakaupo. So, eto. Pagdating ko nga po mga kamata, in-accommodate po agad nila ako since wala na po masyadong customer that time. So, ang pinaka first step po pala pagbalik mo po sa kanila ay paplansyahin po pala ulit yung buhok mo. So, ayan, sineseparate lang po ni ate yung hair ko. Tapos, ayan na po, nag-start na po siyang mag
plancha ng hair ko po. Kung nung kahapon po ay dalawa yung nagpa-plancha, that night po ay isa na lang po. Kasi retouch, parang retouch na lang daw po kasi yan. Ayan, so inaantay ko lang pong maubos planchahin yung hair ko. Tapos after po niya, naiiwawash na po nila. Ayan po, usok-usok pa din po yung buhok ko. Pero that time po ay hindi na ako kinakabahan. Kasi nga po, syempre yung kahapon nga po na inano ako ay hindi naman po na lagas-lagas yung buhok ko. So ayan na po, nasa harap na. And then, that time po pala mga kamata, hindi na pala siya masakit sa mata. Tapos yung smell niya lang po is medyo okay po yung smell niya, unlike kahapon po. Tapos after nyan, ayan, winash na po yung buhok ko nung tapos na po siyang magplansya po nung aking hair. So ayan, tinanggal ko lang po yung mask ko. Ayan, kasi nga po, kailangan po niyang mawash yung lahat ng hair strands ko po. Actually, yung pinakatubig po niyan mga kamata nung shinampoo na po yung buhok ko ay iba po talaga yung kulay. Parang dark yung color niya. Kakaiba po. After washing my hair mga kamata, as you can see, ayan, they're gonna dry my hair na po using the blower. And then after that po, super excited na ako kasi nga po, gugupitan na finally yung hair ko. Kasi ang peg ko po dyan that time mga kamata is parang gusto ko yung haircut ko nung napunta ako ng Japan. Ayan, nung tapos na nga po, ready for haircut na ako. At syempre, ayan, ang gagawin ko dyan ay gusto ko nga ng bangs, katulad nung nag-Japan ako, kaya papakaalaman ko na yung buhok ko. Ayoko ng sobrang kapal ng bangs mga kamata, gusto ko yung parang iilan lang siya, kasi natry ko na yung full bangs, ang hirap kasi makapal nga yung buhok ko mga kamata. So, ayan. Yan yung gusto ko lang. Ganyan lang kanipis mga kamata. Ayoko ng sobrang kapal. So, ayan po pala yung magugupit po sa akin. Staff din po siya dyan. Hindi ko lang sure kung ano, kasi kahapon di ko naman po siya nakita. So, hindi ko na din po natanong yung name niya, kasi nga po ay pauwian na din po niya ni. Actually, nag-OT po yata siya that night. So, nakakahiya naman. Ayan. So, yan lang. Sineseparate lang yung hair ko. Tapos, after that, ay sisimulan na pong gupitan yung buhok ko. Ayan. Binilisan ko na dyan mga kamata kasi sobrang haba ng video na to. Kasi nakatutok lang talaga. Yan na yung side. Sobrang happy ko kasi ganyan kaikla. So, ibig sabihin, malhaba pa din talaga yung pinatanggal ko po mga kamata. Yan, sobrang excited na ako sa kalalabasan ng haircut ko. At ayan na, nasa likod na po siya. Actually, sobrang haba pa niyan mga kamata. Tapos pinaiklian ko siya ng pinaiklian hanggang sa pinakagusto ko. Kaso gusto ko hanggang tenga nga mga kamata. Kaso hindi na siya pumayag kasi baka daw magbuhaghag na yung hair ko kapag ka sinobrang ikli. Kasi nga makapal nga po yung mga hibla ng mga hair strands ko, you know. Tapos, ayan na yung bangs. Pinaiklian ko ulit kasi mahaba pa din. Tumutusok sa mata ko. Yehey! Tadaan! Ayan na mga kamata. Finally, tapos na. Yehey! Oh, hello mga kamata. Tapos na po ako magpagupit. So, ayan. Yun yung pinakagusto ko. Ganyan lang siya kaikli. Tapos, gusto ko may konting bangs. So, ayan. Let's go. Oh, ayun mga kamata. Papunta na ako ngayon sa Old Souk. Parang natatakam ako sa Jollibee. Kaya I prefer to eat Jollibee for tonight. Ah! Actually, ang lamig mga kamata. Kaya nag-hood ako. Kasi nilalamig yung bumbunan ko. Ah! Yan. So, ngayon, pumunta akong Jollibee. Mag-isa lang. Kasi nga, hindi sumama si Sister Jane tsaka si Sister Che. Ha! Let's go! Mga kamata, nandito na ako sa Old Souk. At sobrang lamig. As in. Yung bunbunan ko. Cherries. So, malapit na tayo sa Jollibee. Medyo madaming tao. Sana hindi masyado mahaba yung pila sa Jollibee. Para makakain na po tayo agad. Let's go! So mga kamata, ako nag-wonder kayo bakit nakaganto lang yung camera ko. Kasi alam niyo naman pag nasa Muslim country is
bawal mas silang makita. I mean, bawal silang mahagip ng camera ng walang permiso. Ganun. Ha? So, kaya nakaganda lang yung camera ko. So, nakatingin sa daan habang nagsasalita. Eh, kita ka na si Jollibee! So, ayan mga kamatayan, si Jollibee. Diyan po tayo pupunta kasi nagugutom na tayo at nag-crave tayo sa Jollibee. Ayan na mga kamata, mag-escalator tayo kasi ayan na po si Jollibee. Nasa second floor po siya. Tapos syempre, ito si Chowking. Medyo may kamahalan ng Chowking dito mga kamata, kaya dito tayo sa mura kay Jollibee. Let's eat mga kamata. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Salamat po sa pagkain na nakahain. Itadakimasu. Okay na, finally mga kamata. Nakapag-dinner na nga ako. Nabusog ako sa Jollibee. Two-piece chicken. So ngayon, naglalakad ako papunta dun sa bus station para sumakay ng bus. Magbabas lang ako pa uwi. At after nun, maglalakad naman pauwi ng bahay. So, let's go! Ayan mga kamata, nandito na ako ngayon sa parking lot. Tapos dun ako sasakay ng bus. Ayan. Lakad mode lang tayo. So, same pa din ang sasakyan nating bus. Bus number 15. So, depende. Ayan, number 15, sayang. So, depende sa bus kung 250 feels or 300 feels. So, sayang, ayan. Hindi pa puno. Ayan, pwede pa. Pwede ko pang takbuhin to. Ayan. Thank you, brother. Thank you. Hello mga kamata. So ngayon nakababa na ako ng bus. Ngayon maglalakad naman po ako pauwi ng bahay. Actually, nagustuhan ko yung gupit ko. Nagustuhan ko yung gawa nila. Pero hindi ko alam kapag ako na yung mismong nag-wash ng buhok ko kung talagang aayon siya, hindi ba babalik sa dating sumpa. So, i-update ko kayo mga kamata kung anong mangyayari sa akin sa buhok ko kapag kawinash ko na siya. Excited ako kasi finally, nakapagpariband na tayo dito sa Kuwait after 1 year and 2 months. Yes, 1 year and 2 months na po ako dito sa Kuwait. At nag-enjoy po ako dito ngayon. Especially meron ako mga kaibigan dito na matatawag ko talagang totoong kaibigan. So hanggang dito na lang mga kamata. Keep safe everyone. Mag-iingat kayo palagi at stay happy and keep smiling. Bye-bye!